Lost City in Summer. Istorya to ng mga kaibigan ko sa summer. This story was featured way back 2006 sa Mel and Joey, GMA 7. Year 1983, nag-aaral sa Manila yung tita ng kaibigan ko. May kaklase daw siya na ang pangalan ay Carolina. Napakaganda raw ni Carolina. Mayaman, matalino, lahat-lahat. Mag-end of semester na daw yun nang inimbitahan silang magkaklase sa lugar nila Carolina. Magfi-fiesta na raw dun. Tinanong niya kung saan yung lugar niya. Sa Biringan City, summer daw. Sinabi pa ni Carolina na siya na lang sasagot sa pamasahe nila pumunta at pabalik ng Maynila. Yung ibang kaklase nila hindi na sumama kasi magsisiuwian sa mga kani-kanilang probinsya para dun magbakasyon kasama pamilya nila. Sasama na sana yung tita ng kaibigan ko para makalibre ng pamasahe pa uwi since tagalete siya, kaso hindi siya nakasama dahil hindi siya pinayagan. Umuwi lang muna sa lola niya na kasama niya dun sa Manila. Bali apat na lang sila na pumunta ng summer. Si Carolina at ang tatlo nilang kaibigan na taga Manila. Simula noon, hindi na nakauwi ng Manila ang tatlong kaibigan niya. Hindi na raw ito nakita pa. Hinanap nila dun sa summer yung tatlong kaibigan nila kasama ang pamilya ng tatlo, pero hindi talaga nila nahanap kasi malalaman nila na walang Biringan City sa summer. After few years, napanaginipan ng kapatid nung isang nawawala. Sabi sa panaginip niya na nasa Biringan City raw siya. Maligaya daw ito at may pamilya na. Di na daw sila dapat mabahala kasi nasa maayos na siyang kalagayan. Kasama niya yung mga kaibigan nila at si Carolina. Ilang buwan ang nakalipas, yung isang kasamahan nila na nawawala ay nagpadala ng sulat sa pamilya niya. Ganun din daw na maligaya na siya dun sa Biringan. Napakalaking city raw nito. Masasaya ang mga tao. May anak na raw siya na pangasawa niya ay isang pinakamayamang inkanto dun. Simula noon, mas lumakas pa yung mga kwento-kwento about sa Lost City. Kwento ng isang kaibigan ko na taga Samar na kakawalo sa isang buwan na may napapadpad na mga delivery man na nagtatanong sa kanila kung asan daw yung lugar na Biringan City. Kasi raw may order sa kanila. Mga furnitures, sasakyan, sako-sakong simento at marami pa na galing ibang bansa pa yung iba. Yung iba naman galing Manila o Cebu. Nasa headlines din daw noong 1980s na ang Pinas is one of the richest country because of the enchanted lady called Carolina. May isang kwento naman na may isang malaking cargo ship na nag-deliver sa Biringan City ng materials and appliances. Sinabihan sila nung client na gabi daw i-deliver dun. Nung nakarating na sila, mga 7 ng gabi na iyon. Laking gulat ng mga crew ng barko dahil first time nila makakita ng napakagandang city. Full of amazing lights, beautiful mansion, beautiful people, magaganda raw ang mga kalsada, malinis at may magagandang landscape. Hindi agad umalis yung barko. Nung magising sila ng umaga, nagulat sila na wala na yung mga bahay. Mga tao na nakita nila nung gabi, malalaking puno na lang yung nakita nila. Dito na nagsimula na nakilala ang Biringan City sa buong mundo.